Sige na. Ay ka na. Sige na yung movies. Oh, pare. Hay na yata ako. Hepe na nga yata ako eh. Saan ka na lang galing? Paalam mo. Wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Paalam mo din lang kita. Ano nga ba ang buhay? Ito ba ay nauunawaan ng bawat individual? Mula sa musmos na isipan ng bawat bata, paano nga ba sila nahuhubog hanggang sa pagtanda? Mulat ka na bang ganap? O patuloy ka nalang magbubulag-bulagan sa lumalalang sakit na mapagkunwaring lipunan? Sa pagising ko sa umaga, agad kong natanawan ang tambak ng basurang ito. Nagtaka ako, napaisip, kung mula ba sa lahat ng kabulukang ito ay may nabubuhay na mga tao. Sinundan ko si Aling Sita, isang ordinaryong tao na nabubuhay sa masangsang na amoy ng basura. Hindi kumpleto ang kanyang araw kung wala ang kanyang mga katuwang sa buhay, ang walis at ang pandakot. Siya si Bing, parte ng isang malaking pamilya na ang kinabubuhay ay ang maliit na tindahang ito. Sa apat na sulok ng makipot na bahay na ito, kumukubli ang 12 tao sa tag-init at tag-ulan. Mula sa pagkakasala, nagbunga siya ng anak, ngunit walang ama. At mula dito, nasaksihan niya ang tunay na mukha ng buhay. Eh, hindi lang sila napasok sa bayan, nakapasok sa bayan dito lang. Nakatapos ng military, hanggang na lang. Aming matinding yung pinagdaanan ay talagang ang nang una nga ay talagang hindi man kumbaga sa pagkain ay mas lalo nga ay nasakit. Ay nga, pangalwa nga ay ang pagkain dahil sa marami sila. Yun nga ako nagpapasalamat sa Diyos at kahit nga pa paano ang mga anak ko hindi natin matapos. Meron din dito mahirap ka ngayon katulad namin isang kaisang tuka. Saan nga ang mga anak ko eh napasok ay walang baon, wala pang almusal. Yung doon lang anak sa almusal, yung mga anak ko ay napasok ay walang almusal. Hindi ko kalahin na
Gaya ng iniisip mo. Ito ay isang ilog kung saan dito araw-araw nakikipagsapalaran si Mang Cesar. Ako sa ganitong senaryo. Naglalakad ako sa plaza. Maraming kamay naghintay ng kaunting limos, ng kaunting awa, ng kaunting biyaya. Naglakas loob akong kilalanin ng isa sa kanila. Si Nanay Trinidad, mahina, walang kalaban-laban. Naghihintay lamang ng patak ng ulan. Ano kaya ang kaya niyang gawin? Wala, kundi umasa sa konting barya. Sumama ako sa kanya, sa kanyang tahanan, at dito ko nasaksihan ang higit pa sa hindi ko inaasahan. Sila may kaya, ako'y wala. Maski nasa simbahan, ako'y nalalangin din. Ang gusto mong sabihin sa Diyos, ako'y bigyan ng kaginawaan. Pagkatapos namin mag-usap ni Nanay Trinidad, nagmasid ako sa paligid. Nakita ko siya, si Lola Pilar, na sa edad niyang 72 ay nagkakariton upang mabuhay ang pamilya.